Nakasanayan na nating isipin na ang pagkababae ay matatagpuan lang sa imahe niya at mula roon, malilingap na natin ang kanyang pagkatao. Kung siya ay mukhang pangkaraniwan rin ang kanyang pagkatao. Ngunit ang pagkatao ay hindi simpleng salamin. Sina Jacinto, Mabini, Bonifacio at Jose Rizal ay kilala bilang mga manunulat, mga general, mga lumaban gamit ang kanilang bisig at talino. Ngunit ganito lang ba ang maaaring italagang pagkabayani? Hindi natin masyadong kilala ang mukhang nagmamasid sa atin ngayon. At sa 200 taon ng kanyang anibersaryo, malamang iniisip natin na sasapat na siguro ang paggunita. Sapat na rin siguro sabihin na isa lang siya sa marami nating bayani. Sapat na rin siguro ang pagsagot natin na oo, kilala natin siya. Mga titulo, mga pangalan, nakaukit sa bato, nakatala sa libro, sa kwento, at sa kaunting alaala. Ngunit ang pagbabayani ni Tandang Sora ay hindi masasabing tulad ng iba nating bayani. Pagkabayani, ito ba'y pagiging magiting, matapang? Pagkakaroon ng palabra de honor? O ito ba'y pagiging mapaglingkod, mapagkalinga? O ito ba'y pagkakaroon ng malasakit, ng kagandahang loob? Maari pa bang magpakabayani ngayon? Ano ba ang ibig sabihin ng pagmahal sa bayan? Si Tandang Sora sa simula ay di kakaiba sa marami sa atin.
kinagisnan niya ang pangkaraniwang karanasan ng pagiging babae sa buhay. Paano ba ang pagiging babae noon? Paano ba ang buhay noon? Karamihan sa mga kababaihan ay mga nasa bukid. Kukonti lamang yung mga pabrika sa bandang hulihan na yan ng 19th na siglo. Sa panahon na yan, ang tingin ng lipunan sa mga babae, dapat sa bahay lang, tagalinis, mga anak, nanay, at siguradong ganun din ang binigay na papel kay Tantang Soran. Malaki yung epekto kasi ng relihiyon. Yung pagtingin ng mga Kastila tungkol sa nararapat na papel ng babae sa lipunan, ibig sabihin, ang pinakahangarin ay mag-asawa, magkaroon ng anak, you know, mga ganon, ano? And I think sa kaso ni Tandang Sora, kung tutuusin natin, nung namatay yung asawa niya, di siya ang nag-take over ng lahat. So, kumbaga, hindi lang tungkulin niya bilang nanay, siya rin ang naging tatay. Ang alam ko, nung dalaga pa siya, maganda siyang babae, matangkad siya, maputi. Lagi siyang nakukuha ang mga reyna-reyna kasi maganda nga siya nung panahon niya. Mahilig siyang kumanta. Meron siyang mga pagkakataon, masasabi natin noon, ano? Dahil yung asawa niya, si Fulgencio, naging kabeza de barangay. So, a romantic love, existent. Pero in terms ng actual na magkatuluyan, malaki pa rin yung usapin ng arranged marriages, ang papel ng mga magulang, ang pagtitiyak na ang pagpapakasal ay makapagpalakas, no, ng political na alliances o kaya ng economic na wealth. Siyempre, sa mga may kaya, yan na kababaihan. So, may pribilehyo. May konting pribilehyo. Hindi naman kung masasabi yung ubod ng yaman, hindi naman siya nag-aral sa Europa. No, hindi naman sila nagbiyahe sa mundo, pero meron naman silang mga pagkakataong paganday ng buhay nila. Yung idealista sa atin, yung romantiko, gusto nating isipin at wala namang nakasulat na sources eh, mga kwento ito. Sa atin na mga romantiko, gusto natin sana pareho na may pag-ibig na nakabatay talaga sa puso, pero may pag-ibig din na nakabatay sa pag-iisip na hindi lamang dahil in love ako sa kanya, sa kanyang kagandahan o kakisigan, kundi yung pagsasama namin ay makatulong para makapagtayo kami ng pamilyang maayos. Pero importante din, tandaan natin na nabiyuda siya. Mukhang nakayanan niya na may tindahan siya eh. Nung sumabog ng himagsikan nga, alam natin na may tindahan siya. That means medyo self-made, ang tawag natin self-made woman. Actually, maraming ganun sa Pilipinas ng mga babae na biyuda tapos naghanap ng paraan. Hindi naman sila mahirap dahil yung lupain nilang mag-asawa, mga 25 hektarya yon na tinatama ng palay at asukal, no? So, siya ang nagpatakbo, solo. Pero yung pamilya at si Tandang Sora na nag-go beyond that, eh. Yung pagmamahal niya sa pamilya niya, pagmamahal sa kanyang mga anak, ay na-translate sa pagmamahal sa bayan. Hindi na ako mag-makeup, ha? Oo, oh, okay na po. Hinuli ng Kastila. Siya pinagbintang nagpapakain ng katipunan. Hindi niya inamin. Hindi siya umamin, eh. Inamin. Oo, meron akong pinakakain tao. Pero hindi ko alam na katipunero. Nagpapakain ako ng tao, ang alam ko, pag nagugutom pakainin, pag nauuhaw, painumin. Iyan ang alam ko. Pero hindi ko alam na kung anong tao siya. Ayun. Kaya hindi siya napaamin ng Kastila. Maaring hindi natin maalaala lahat ang mga kwento ng ating bayan. Ngunit itong taong ito, 1896, ay ang taon ng pagkakataon.
ang taon na kung saan sumilang ang pagkabayani ng maraming Pilipino. Mula sa iba't ibang nabuong pangkat ng katipunan, ang mga Supremo ay nagsimulang magplano ng paglusob ng Maynila. Iisa ang namamayaning damdamin, ang pagkamit ng kalayaan mula sa Espanya. Ayon sa mga panulat ni Santiago Alvarez, sa kamalig ni Tandansora pumunta si Bonifacio at iba pang liderato ng katipunan para magplano. Sa mga sumunod na araw, dito sa puok ng Bahay Toro, unti-unting nagdatingan ang mga katipunero bilang tugon sa panawagan ni Bonifacio ng himagsikan. So, significant yun. Nagbigay ng espasyo si Tandang Sora sa mga katipunero sa isang mapanganib, no? Na pulong. Kaya talagang, di ba, saludo ka sa tapang, no? Mukhang medyo matagal na itong mga katipunero. Mukhang matagal na silang may ugnayan dito kay Tandang Sora na mukhang ang bahay niya ay naging tambayan. No? Kasi sa mga history books minsan na parang nag-ano, himagsikan, tapos takbo sila kay Tandang Sora. Hindi ganun kasimple. No? Mukhang may tiwala din si Tandang Sora sa kanila at sila rin may tiwala sa kanya. Kasi kung isipin natin, 84 anyos na. I mean, 84? Mag-iisip ka pa ng ganyan? I mean, sasali ka sa isang himagsikan. I mean, kulang na lang siguro kung kaya niya, no? Gumamit din siya ng armaso sa nagtaas ng bande. Pero I mean, malaking papel yun. Sa pagputok ng labanan, kumalat ang alab nito at lumusong ang mga nakakumbling pangkat ng katipunan mula sa San Mateo, Marikina, San Juan del Monte at Pasig. Ngunit mabilis at mabigat ang paghiganti ng mga Kastila. Sa bawat himagsikan, pagsalakay at digmaan, palaging may katumbas na sugat, pagod at pinsala. May ibang mga nagko-komentaryo na ang ginawa naman ni Tandang Sora, yun ang traditional na ginagawa ng kababaihan eh, di ba? Nagluluto, nagagamot ng mga sugatan, nagbibigay ng kanlungan. Diba? Papel ng babae naman yan eh. Tahanan mo, magluluto ka, kapag may anak ka na may sakit. Okay? Pero iba ang esensya ng ginawa ni Tandang Sora. Dahil ginawa niya ito, hindi para lang sa kanyang pamilya. No? Kundi ginawa niya ito para sa mga kababayan na lumalaban. Kaya sinasabi natin, ang laking leap yan eh, no, para sa isang babae na lumampas doon sa kanyang maliit na tahanan. Sinabi ko na kanina na ang pamilya mo ay hindi na lang yung pinanganak mo sa sinapupunan mo o kaya asawa mo o kapatid mo, kundi yung mga anak mo, no, mga kapatid mo ay mga anak at kapatid dahil may isa kayong simulain. Sa bawat himagsikan, pagsalakay at digmaan, palaging may katumbas. Hindi palaging nananalo, hindi palaging natutupad ang pangarap. Sa Novaliches, sa pook ng Pasong Putik, hinuli ang isang matanda na binintangan ng salang kataksilan at pangungukkop ng revolusyonaryo. Agad siyang dinala sa bilibid at kinulong. Pinanindigan din niya yung sarili niyang paninindigan. Kasi iba yung, okay, tumulong ako, pagkatapos silihin mo ako, yan, sa takot ko, bubulgar ko lahat. Hindi. No? Yung hindi siya nagsalita, ibig sabihin, kung ano ang adhikakain ng mga katipunero, yun din ang kanya. Ewan ko, parang tingin ko napaka-independent ang lolang ito eh. Kasi alam din natin na i-contrast mo siya sa isang mas bata na asawa ng isang katipunero
na nagkumpisal, no? Kaya nabuking ang Katipunan kasi may nag-confession sa isang fraile, isang relihiyosang asawa ng isang Katipunero na hindi niya mapigil na parang ano, nag-ano siya, no? Tinaksil niya ang Katipunan. Eto naman si Lola, no, na tinorture, wala. Matatag siya. At sa dulo ng kataluhan, sa piling ng mang-aapi, kanino ka kakampi? Sa sarili o sa bayan? Saan ka tatayo? Saan ka tataya? Sa panahon ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pagmahal sa bayan? Maari pa bang magpakabayani ngayon? Na-assign ako sa iba't ibang unit, na-assign ako as medical social worker ng hospital, na-assign din ako sa task group Zebra sa Eastern Police District na ang trabaho namin ay magkandak ng raids and rescue operation ng mga nightclub. Una ko naging leader sa 70s pa. Nag-start yun sa mga school parents association, tapos nung 80s na, dekada 80, dun sa District 4. Naging kagawad ako dun. Ganito din, organization din ang aking I have no money. Leadership lang at saka talagang commitment. Actually, sa totoo lang, nito lang sa pagtanda ko ako napapasali sa mga rally. Ang isang NGO, Coalition of Services of the Elderly, ay nagsimulang mag-organisa ng mga maliliit na grupo ng matatanda somewhere dyan sa Payatas, sa Commonwealth. Sa isang babaeng katulad ko, parang ang tingin ko'y mukhang hindi ko makakayahan. My mayor do not really want me. So sabi niya, hindi talaga kita pinili. I have to say to myself na, okay, Colonel Tanigi, go ahead. Kaya mo yan. Dati noon, ang tubig namin sa truck lang, ngayon may sarili na kami ng tubig. Wino-workout ko na magkaroon ng sariling poste kami ng Meralco dito, pero later na yung pag naiayos na yung aming mga ano. Ang importante na establish yung daan. Kasama kami sa mga nagrarally noon. In fact, sumisigaw kami noon sa harapan ng Makati Regional Trial Court against the Pfizer International. Nagpaalam ako sa mayor ko. Halos ayaw na akong payagan. Hindi ka mapupromote ng general kasi hindi naman pambabae yon, sabi niya. Tulad nung nagre-rebla kami dito, may ayaw patastas. Hindi pa pwede yan. Anong gusto mo? Kung ikaw ay madidemolis lahat kami, itatrabahoy namin na maayos to. Ito accomplishment sa buhay ko, kaya ito yung tinawagan na ginawang model nila na tinatawag na from squatter turn to subdivision. Almost alongside ay sinimulan din yung pagsasabatas ng Expanded Senior Citizens Act. Andi dyan mga congressmen, andi dito ako nakaupo kasama nila. Sa likod namin nakapahilera yung kanilang mga yung kanilang mga empleyado na nagda-document. Sabi ko, I bet you hindi lahat ng mga empleyado ninyo may katulong sa bahay nila. Pero bakit sila effective sa kanilang trabaho dito? Dahil kampante sila sa kanilang utak na yung kanilang mga anak iniwanan nila sa mabuting kamay ng kanilang magulang. Pagdating ko ng 2002 sa Kamprame, doon ko na in-establish yung Women and Children Protection Center. This is being manned by our women and children investigators. Kababaihan sila. They are trained to conduct investigation, especially yung mga child-sensitive problem. Merong isang programa ang city na yung magpapahiram ng puhunan sa mga small entrepreneurs. Inano ko sila, nagbuo kami, yung tinatawag na microfinance. The Philippine National Police is a male-dominated organization na makikita mo talaga dito lahat ang naninilbihan ay kalalakihan, lalo na nung araw. So nung dumating kami sa ganitong organisasyon, medyo mahirap mag-adjust. Kasi nga ang trabaho, sabi nila, panlalaki. Pero hindi pala. Wala sa edad ang pagkilos ng tao para sa kanyang bayan, para sa kanyang komunidad. Wala rin sa gender. Doesn't matter kung ikaw ay lalaki, babae, bakla o tomboy. Kalakaran na siguro yung asawa ko, sa iba. Kaya pinakita ko sa kanya na hindi ako ang tipong iiyak sa isang tabi.
Napakikita ko sa iyo kung sino si Adele. Adele the Great. Biro, pero talagang ginagawa ko. It's really my dream when I join the Philippine National Police. Of course, I have to dream to reach the topmost. All my women police all over the Philippines, nandun kami lahat sa Camp Rame. At the same time, tinawag ako. Hindi ko alam na ako ay magte-take out. So I asked my women police, okay, let's go, all of you. Pero sabi ng Chief PNP, hindi ma-accommodate dito lahat yan, baka mag-iba tayo. Ako na rin ang head of the family. Pero sabi ko, okay lang, talagang ganun ang buhay. Pero I will pipilitin ko at itatatak ko sa akong utak na itong dinanas ko ay huwag danasin ng aking mga anak. Marami nang magiging general ngayon. And I will always assist them. I will always look forward na maging general din ang karamihan. Kung pwede nga lahat. It's indescribable yung ganong satisfaction kasi it's not monetary, it's not ano, kundi yung first, you feel you're energized. Wala kang naiisip ng mga problema at the time that you're working with the people. Except, of course, yung issues, yun ang problema. No? Kay Tandang Sora, ang siningil sa kanya ay 6 na taon. Bilang parusa sa kanyang di pagsalita. Noong 2 ng Setyembre, 1896, pinatapon siya sa Guam, kung saan siya nanatili hanggang sa edad na 91. Taong 1903, ilang taon nang pumanaw sina Rizal, Bonifacio at iba pang katipunero. Napailalim na ang Pilipinas sa Amerikano. Nahuli na si Aguinaldo at bumagsak na ang Republika sa Malolos. At mula sa Guam, nahawak na ng Amerikano, pinalaya si Tandang Sora. Siguro ang unang damdamin niya, lungkot. Siguro ano rin eh, ewan ko lang, baka nagtaka din siya, ano ba nangyari? Nag-risk din siya ng buhay niya, nagsakripisyo din siya. Then pagbalik mo dito, meron naman panibagong kolonisador. Mahirap. I'm sure nag-ano ang Kastila, no? Baka nakonfiska pa yung gamit niya, ang tindahan. No? So ang laking nawala sa kanya. Tapos pagbalik nga, nag-alok pa ang mga Amerikano ng mga privileges at hindi niya tinanggap. No? Mensahe yun eh. Hindi ko ito ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko ito para sa bayan. At pag nagkatrabaho ka para sa bayan, wala kang iniisip na babayaran ka, o gagawaran ka ng anumang lupa o material na gamit. Hindi yun ang point eh. No, isipin mo yan. Okay na sana, mayroon na akong social security. Pero hindi eh. Kaya, hindi ba? Kaya talagang pinagpupugayan natin ang husto si Tandang Sora kasi kinakatawan niya nga ang hindi pagiging makasarili. Nagsakripisyo siya dahil naniniwala siya na dapat nating makamit ang ating kalayaan. Yun lang. So, mas nakakainsulto pa kung babayaran mo siya o bibigyan mo ng anumang gawad. Hindi, tama siya na tinanggihan niyo yun. Makabayang lola ito. Huh? Hanggang kahulihan, natugunan niya ang hamon ng pagkabayani. Kay Tandang Sora, ang ganitong pag-ibig ay walang katumbas. Simulan ko ang aking talumpati sa isang tanong. Kapag tayo'y 84 na taong gulang na, ano pa ang kaya nating gawin?
Siyempre si Speaker, maski mag-94, marami pa kayang gawin. Kung halos siyam na dekada na tayong nakikipagpuno sa mga pagsubok ng mundo, wala na naman siguro nga alma kapag gusto natin bumitiw sa ilang komplikasyon. Mag-relax, pakipaglaro sa mga po, magbakasyon o matutong gumamit ng Facebook. Subalit para sa bayaning binibigyan pugay natin ngayon, hindi hadlang ang edad para makapagdulot ng pagbabago sa bansa.